tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. The band name Salawika. Paano nabuo yung Salawika? Parang 2017 we chose yung salungat kasi parang sabi ni Pamboy, ni Christian Buera, ng aming bahista tsaka founder, parang sinabi gusto niya yung pangalan, yung direction ng band parang medyo away from the herd, so medyo kakaiba, so iniisip niya na dapat against the grain. So una naming naging pangalan salungat, kaso nung ginagamit na namin siya, naisip namin na parang meron kaming kaparehong pangalan na mas nauna sa amin. So we decided na okay. Gusto pa rin namin Tagalog. Gusto namin Filipino yung pangalan pa rin namin. Tapos parang nung nag-uusap-usap kami, parang ang recall ko is parang ano bang Tagalog ng pag-rap. So parang sabi namin yung flip top, tapos okay. Parang modern day balagtasan. Tapos ano bang sinasabi sa doon sa nung unang panahon sa mga balagtasan. So yung mga paggamit ng mga kasabihan at saka paggamit ng mga salawikain. Kaso nga, ang salawikain ay isang famous na kanta ng Apo Hiking Society. So, parang naisip natin, we'll just play. Ilaruin namin yung pangalan ng salawikain. So, ang naging nangyari, ang output is salawika. Tapos, parang pwede din siyang isipin na wrong language. Kasi pag sinabing sala, di ba, mali. Tapos yung tama. Mali, parang yun yung magkukontinue ng spirit na against the grain. Okay. Na taliwas sa mga ginagawa ng iba. So parang inisip namin baka pwedeng gamitin tong salawika. Parang language, misused language, parang ganun. Bakit 332028? What's the story behind the song? Bakit ganun yung title tsaka anong meaning nito? Actually, yung medyo napaka-trivial nung dahilan kung bakit yun yung title. Kasi pag nagpa-practice kami, i-re-record namin yung mga ginagawa namin para at least pagbabalikan namin, alam namin kung ano yung ayusin namin. So, yung isang file na pinadala ni Pamboy, parang yung file name 33 tapos maraming numbers pa. So sabi ko, ito ayusin natin to. Yung sa file name na 33 tapos sa 20 minutes 28 second mark. So, yun, okay. Kaya yun naging title ng kanta. Meron kaming gig dun sa isang bar sa BGC. And kaya siya sa akin parang kasi like stood out kasi when we were playing our songs, there were a group of people na nagsasayaw. Pero yung sayaw nila, hindi yung sayaw na maayos, yung sayaw zombie. So, okay. Walang direction, gano'n. Okay. So parang saya kasi siguro as artist kami, isa siguro yung sa pinakamasarap na feeling that you give yung naparating mo sa kanila yung emotions nung kanta. Tapos hindi ko lang alam kung talagang it's because of that or because of the alcohol, no, pero we are assuming na because of the groove, no, yung forgiveness na sinasabi nga ni Dex, na parang dun umikot yun eh, kaya sarap ng feeling na I hope that they will remember the band because of what they felt during that time. How do you see your music? If you like to really classify it based on definition, ano talaga? How do you see it? Magandang tanong yan, Sir Charlie. Siguro yung description namin kasi yung nakwento nga ni Dex, na iba-iba kaming parang naging background tsaka interest. Yung funk, blues, heavy music, metal, pati rock. Kasi si Paolo, meron ding band before. So, I think ang nag-mold sa amin na yung pinaka-objective namin is the groove. Kaya inano namin na parang urban groove music siya.
kasi ang parang importante yung kahit ano pa yung ipasok mo na elements, kahit digital or live element, may groove lagi. So parang yung pag may enjoy lagi ng tao, kahit ano pang, kahit hip-hop, kahit metal, kahit pop, parang bukas lang. Mas importante groove. Ano yung story naman itong song na to? Arguments. Ito may totoo meaning na. Kasi, basically yun nga. Basically, kumbaga, there's always one point of view and merong opposing point of view. So, sometimes, makikita mo na yung point of view ng kabila, hindi maganda, pero still, yun pa rin yung pinangahawakan niya. Kahit anong gawin mo, you can either parang ipaliwanag sa kanya ng maayos or pwedeng abusuhin mo na lang. Sabihin mo lang na, kumbaga, i-personalize mo lang siya. Pero at the same time, yung counterpoint mo naman is that minsan, ikaw din naman, medyo hindi tama lahat ng sinasabi mo. So kung mapapansin mo yung isang lyric na binabanggit ko ng paulit-ulit kanina is that parang let's pretend that last one is profound. So, kumbaga, parang kunwari, maganda yung ibig sabihin, pero yun nun, wala naman palang kwenta talaga. So, how do you balance that? Paano nyo binabalance yung oras nyo between work, between family, between business? Paano nyo ginajuggle yung ano na yun, yung iba't ibang task na yun? Actually, ano talaga eh, you have to discuss it with your family unang-una, na kailangan makuha mo yung suporta nila na itong ginagawa mo, part kasi talaga ng ano mo to eh, ng ano ba, ng pagkatao mo or soul mo, parang ganun. So yun muna, kailangan lang muna sila maintindihan muna nila, makuha mo yung suporta nila, and everything else will follow. I agree ako dun sa sinabi ni Paolo at Puto na importante yung suporta from the different areas, no? Like your family. Shout out pala sa may bahay ko at sa mga anak ko. Importante na naiintindihan nila na passion mo yun. So parang it's your way to enjoy as well. So pag naiintindihan nila yun, di mas madali magbalance. Pero from dun naman sa work aspect, pag medyo masyadong bigat yung work aspect, kailangan talaga magde-dedicate ka din ng time eh, kung magkasasabihin mo itong oras na to para lang sa music, paggawa ng music. So kailangan talaga din na may effort ka na konti para mag-balance siya. We need more musicians, we need more artists. We are living in an age na hindi mo na kailangan gumamit ng ballpen para i-rewind yung tape mo, para aralin mo yung isang, di ba? Diba? I'm sure na-experience yun ng mga ka-age namin. Oh. Na ang dali-dali na, Mura na yung pag-record, mura na yung pag-record ngayon, ang daling mag-edit, hindi ka tulad dati. So, pero, ang tingin ko, tingin namin na sa group, na kailangan mangyari is we invite more young musicians, no? Kasi napaka-gray ng mundo kung walang mga artists like us. So okay. Yun, just do your music, makinig kayo ng maraming kanta, wag lang mag-set sa isang genre, no? Tama, lahat ringgan nyo. Pero two things siguro, Sir Charlie. Number one, yung respeto, importante sa paggawa ng music. So ibig sabihin, when I say respect, kasi dati hindi ako ganun kabukas sa isip ko sa music eh. Parang ito lang dapat. So natutunan ko over time na lahat ng klase ng music may hambag. So yung pagtanggap dun sa ano, na respeto sa lahat ng type ng music, importante. Pangalawa, yung ano, continue to make your originals, no? Original music, kasi don't settle for trying to sound like someone else. Kasi
ang yung mga naging actually maging naging unique messaging saka yung mga tumatak sa OPM saka sa diba, yung mga talagang hitbook nag-focus sa paggawa ng sarili nilang music. So yun, yun ang okay, actually ang main na talaga sasabihin is thank you sa pakikinig, thank you for supporting Filipino music. And actually, sir, magpapasalamat ako sa inyo sa because of this platform. Ang ganda ng ginagawa niyo for all of the artists. Nabibigyan ng exposure and maraming taong na nakikita kung ano ba yung Filipino music na meron tayo ngayon. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.